So itong 4G1 engine guys, may concern to guys kasi laging nauubos yung tubig bagong overhaul yung radiator. Tapos ang problema, ganito na yung radiator cap. Yan o. So naubos yung laman ng tubig sa ating reservoir dito. Laging ubos. Nakita ko nung napandar ko to, lumalabas yung tubig papunta dun sa ating reservoir. Tapos habang malayo yung biyahe, tumatapon dun sa ating reservoir. Yun, kaya nababawasan lagi yung laman ng ating radiator. Tapos paghigop niya ulit, yun, bali parating may tapon pag bumabiyahe ng malayo. Kasi ang problema ng ating radiator cap, kalumaan na rin, tapos weak na yung spring, ganito rin oh. May mga lawang na namumuo at kailangan na itong i-flush din guys yung laman na coolant nito. Tapos hindi maganda yung seating dito sa ating radiator cap. Tapos yung seat, yung pressure niya is 0.9 kilogram square centimeter. Nasa 88 kilopascal lang to guys. So mababa talaga yung pressure na ma hold niya dito sa ating cooling system ng 4GE1 na engine sa crosswind. So mas maganda nito guys, palitan natin ng 15 PSI yung genuine ng Isuzu. Nasa 103 kilopascal yun. Ito 88 kilopascal lang. So meron naman tayo 108 kilopascal. Ito yung 1.1 kilogram centimeters square, or ito ganito 1.1 then 108 kilopascal. Pwede naman itong gamitin guys, kasi walang problema, kasyang kasya yan eh. Yan, walang problema yan. Lahat ng radiator cap, ano yan, standard. Wala namang problema gamitin to pag bago lahat ng mga hose natin. Yan, mga hose, radiator, yung mga linya. Maganda rin naman gamitin to 108. Pero dahil may, medyo may kalumaan na ang unit, kaya binabaan nila ng ano, radiator cap pressure na ma-hold. So yun guys, hanap tayo nito ng radiator cap na mas mababa nito, para sure tayo hindi magputok yung mga linya. Kasi pag ganito yung gamitin natin, medyo mataas talaga yung pressure na ma-hold nya. Possible mag labasan yung mga leak nyan eh. So yun guys, bibili pa tayo ng radiator cap. Then papalitan to natin guys after ma-flushing yung coolant natin. So grabe ang kalawak nito guys eh. So i-flushing muna natin to, tapos palit ng coolant, then palit ng bagong radiator cap, yung 103 kilopascal or 15 PSI. Much better yun. Yun guys, sana may natutunan kayo dun. Yun po.